Good morning mga kalarga. So ito, babiyahin na naman tayo. This time, nakasasakyan tayo pero hindi atin itong gamit natin kay Utol. So ayan, niram lang natin. Kasi si Yuri, yung sasakyan natin is nakasalang pa sa parehistro. So inintay na lang natin yung papers niya. So, nga pala, kasama natin si Paring Kenneth ngayon at may dalawa siyang katrabaho na isasama dito sa biyahe na to. At ang bibisitahin natin ay ang Camp Healing sa Tanay Rizal. So tara, sama kayo sa amin. Dali! Haba na yun dyan, simula rin. Puro lubak yun, malaking bato. Yung wala lubak lang. Iyak-tawa ka rito kapag yun, utong yung guling. Hindi, parang sulit na sulit yung 100 run. Sulit talaga. Parang nalugian pa nga kami yung drive. Naakwa pa kami. Titulak pa namin yung mismong tricycle dito. Tuloy-tuloy lang. Okay, so mga kalarga, dito na kami sa Camp Healing sa Tanay Rizal. And inabot kami ng ulan kanina. So ayun, nagpa kami ng gamit, binalit namin sa plastic para yung mga equipment so hindi mabasa. At hindi naman kami umuwi ng mukhang basang sisiyo. Time check natin is 6:20 PM. So inabot na kami ng gabi. Setup kami ayun nandoon. So hindi naman masyadong kita yung paligid. Bukas na lang ako ng umaga magtutuloy para mas ma-feature natin na maayos yung Camp Healing dito sa Tanay Rizal. So guys, I'll see you in the morning na lang. Thank you. Good morning. Ay, masarap na tulog namin, lamig dito. Okay. What is up? Tapos yan yung bumungad sa amin, no? Yung bundok na mayroong mga ulap. Solid eh. Hopefully hindi umulan mamaya para mas maganda yung maging pag-feature natin dito. Punta kami dun sa Enchanted River ng ano, ng Camp Healing. Tapos ayun, dun kami magsiswimming mamaya. So eto, dito kami nakasetup. Dito yung tent ng mga babae, sila Jatrice. Tapos dun kami sa kabila tulog. Shot kami kagabi. Tapos kumain. Tapos yun, tulog na. Tamang kulitan. So update na lang ako ulit. So ano pare, ang sasabi mo? Pagod ba? Oo, kasama na yun. Pero sulit naman. 1 hour mahigit kasi yung ano eh, trekking. Oo, yung trekking dito. Yung puro lakad, grabe. Tapos sinabayan pa kami ng ulan kahapon kaya hindi na ako nag-video kasi baka mabasa yung mga equipment. So i-video ko yung pauwi para makita nyo. Ito nga pala yung mga kasama namin. Ayan yung river. Hindi yan. Ayan. Thank you.
Simula na yung adventure! Oh yeah! Mga ilang minutes na lakaran dun natin? 30 days! Ang tagal! Jet na ready. Make up pa yan. Nagpintura pa naman. Kilay. Kilay is life. Lakad mode. Ang lakas ng loob ko, ako lang nakahubad. Pupunta kami ng Enchanted Kingdom. Hindi. Pupunta ka sa yun eh. River crossing ulit. Lamig ng tubig dito, grabe. As per ate doon, 20 feet daw yung lalim na ito. Ayan. So, although maganda siya pag dive-in, kung hindi ka naman ganun ka solid lumangoy, huwag mo nang subukan kasi ang lakas ng current dito. Talagang literal na malakas yung agos ng tubig. Okay, so we're finally saying goodbye to Camp Healing. Lakad na kami pa uwi. Isang oras uli na lakaran. Kapunta dun sa parking area. At dun na kami maliligo at magpapalit ng damit. Siyempre hindi pwedeng hindi ko videoan to kasi hindi ko na-videoan kahapon yung pagpunta namin. Ito yung unang river crossing papunta dun sa camp. Tatlong river crossing yung gagawin bago makarating. So, ito yung una. Oo nga pala. Yung Camp Healing at yung daanan papunta doon is nasasakop ng tatlong barangay. Barangay Laiban,
General Nakar at Daraitan. So sa lahat ng barangay na yun, magbabayad kayo ng environmental fee at cultural fee, and then pati yung ano, yung pagtawid dun sa tulay. So meron din siyang bayad 5 pesos each. I-update ko na lang kayo sa description kung magkano yung total na nagastos namin, at ipopost ko yung link ng camp healing sa description din ng video na to. So yan, kaya ano masasabi mo? Sulit. Nakapagod siya nun, pero sulit talaga kasi pero pag mainit, kung literal na gusto nyo mag nature trip, dito kayo, diba? Kasi unang-una wala halos tao eh, diba? Napakaliblib ng lugar. Kasi hindi sila nag-ano. Oo, correct, walang walk-in dito. So by appointment talaga para hindi na-overcrowd. And then tingnan nyo naman yung lugar, oh, diba? Yan. Tapos naglalakad kayo sa gilid ng ilog, which is napakaganda. Kung adventurous kayo, willing kayong medyo sumakit yung katawan kasi medyo malayo yung lakaran, go lang. Pero ang alam ko, merong ano eh, pwede kang magrenta ng kabayo dito, tapos isasakay yung mga gamit nyo doon, or pwede rin kayong magbangka papunta dun sa camp. Pero of course additional charge yun. So ayan, ito yung bukal na madadaanan nyo papunta doon. Ayan, pwede nang inumin yan kung hindi masailan yung sikmura nyo. Ang lamig ng tubig, sarap. Woo! Galing sa bundok. Gilid-dali ng ilog. Pawis na kami. Pang mga matitiba ito eh. Sa totoo lang. Okay, second river crossing. Ayan. Ito yung medyo malakas yung agos. Ay, medyo malakas yung agos dito eh. Kaya kailangan dahan-dahan lang. Ito yung isa sa mga campsites dito. Yung pwede na napaliguan. Malalim yun eh. Oo. Malalim yun. Nope. Tumaas nga yung tubig. Tumaas yung tubig kaysa kahapon. So, ito na yung last na tawid ilog. Last na river crossing. Sira yung tulay nila sa bagyo. Kaya puro tawid ilog yung ginagawa. Okay. Hindi ako naka-microphone setup ngayon kasi umulan kanina. Nagpalit muna ako ng ano. Nagpalit muna ako ng case. Sumulan, napakaputik. Palang bayad na yung pagod mo. Ayan. So update na lang ulit mamaya.
Liligo muna kami niyan, maglilinis. Tapos papakap namin yung mga gamit sa sasakyan. Tapos alis na. Okay, so paalis na kami. Hanap muna kami ng makakainan. Siguro gusto nila lomi, di ba? Yeah! Overload! Grabe kasi yung pagod na inabot namin dun. Diyos ko po. Isang oras na lakaran. Oh. Like it. Ito, si Boy Hopia. Boy Hopia. Bumili ng Hopia, hindi dinala. Wala, wala. Hindi na. Ano yan? Nga pala, walang tindahan doon sa area na yun. So kung pupunta kayo dito, just make sure na bit-bit nyo na lahat ng pagkain nyo kasi walang wala kayong mabibilihan doon. Although meron mga sari-sari store, pero yung mga kailangan nyo talaga na tulad yung kakainin nyo, yung lunch, dinner yan, bit-bitin nyo, kailangan kompleto. Nawalan. May bagyo ata. Okay, so mga kalarga, ito na nga, naihatid na natin sila. And then tayo, pauwi muna. Hindi muna natin ihatid dun sa sasakyan kay Utol kasi syempre nakakahiya, umuulan. Ayoko naman dalhin dun na hindi ko kinakarwash to kasi syempre hiniram na lang na natin. So guys, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Paki-like na rin. And then mag-iwan kayo ng bakas, kahit ano lang, kung anong gusto niyo sabihin dito sa mga videos ko. Please, help yourself. Nakakatulong din kasi yun para sa algorithm ng mga videos. So, iwan lang kayo ng bakas, it's going to be appreciated. So, again, this is Francis and I'm signing off on this video and I'll see you in the next one. Thank you! See you guys!